magandang araw na muli mga boss. Kung ganito yung sasakyan nyo at maingay na yung pamplit nyo, kaya magaspang na yung ikot. Madali lang magpalit yan mga boss. Una, tanggalin nyo itong coolant reservoir niya. May bolt yan na number 10, tanggalin nyo lang. Tapos matatanggal nyo na itong coolant reservoir. Tapos itong harness niya, nakaklip lang yan mga boss. Ibukan nyo lang gamit yung plug screw, matatanggal nyo na sa pagkaklip. Kaya kailangan nyo tanggalin yan mga boss para maluwag kayong makakilos pag tinanggal nyo at ilalagay nyo itong pan belt. At higit sa lahat, hindi kayo sumublay sa pagkakalagay nitong drive belt nyo dito sa mga ipin ng pulley nyo. Malaking bagay kasi pag nilagay nyo itong drive belt, hindi yung paulit-ulit kayo. Maganda yung isang salpakan nyo lang, talagang okay kaagad. Tapos iilalim ako dyan at gagamit ako ng number 40 na box wrench para dito sa tensioner adjuster. Pinatulak ko yung pakanan sa kasama ko para makita nyo kung paano siya luluwag. Ayan o, tingnan nyo, habang tinulak niya, maluwag ko nang matatanggal itong belt. O, tingnan nyo, ibabalik na ngayon. O, diba? Nakita nyo, diba? O, bumalik na, diba? Kaya ko yung pinakita para alam nyo na pwede kayong mag-adjust sa ibabaw. Mamaya naman sa ilalim tayo mag-a-adjust. Pero tatanggalin ko na itong drive belt niya dito sa mga pulley. Dito ko yan ipapadaan sa ibabaw mga boss. Dito sa bandang kaliwa. Kung mapapansin nyo, ayan, hinihila ko na yung belt to. After matanggal dito sa pagkakalagay sa mga pulley niya. Siguraduhin nyo lang na natandaan nyo yung mga inikutan ng belt dito sa mga pulley. Para pag kinabit nyo itong bagong drive belt nyo, hindi kayo maligaw o hindi kayo malito at hindi kayo mahirapan. Sa dami ng paalala ko mga boss, pag nakalimutan nyo pa yun, ewan ko na lang sa inyo. Ayan yung part number ng drive belt pulley nyo. Dito ko ulit yan ipadadaan sa ibabaw mga boss, pag ilalagay ko itong drive belt pulley. Pero kung discarding nyo sa ilalim kayo magsisimula maglagay, pwede rin. At kung makikita nyo, nakaposisyon na itong drive belt dito sa pulley. Kaya malaking bagay na matandaan nyo yung ikot ng drive belt nyo dito sa mga pulley. At ang susunod ko naman dyan na gagawin, ilalagay ko itong number 14 na box wrench dito sa tensioner adjuster niya para ma-check ko naman yung lapat ng drive belt dito sa mga pulley. Kailangan kasi mga boss, yung ipin yan talagang lapat siya dito sa mga pulley. Hindi pwede nakalis yung isang ipin dyan. Kailangan yan lapat na lapat. At pag okay dyan sa ilalim, silipin mo rin dyan sa ibabaw, hindi yung sa ilalim ka lang titingin. Tingnan mo rin kung lapat dyan sa pulley ng alternator mo, hindi yung kakapakapay mo lang. Para sigurado kasi, dapat nakikita mo. Dahil pag na-damage mo yung belt, mahirapan ka ng isoli yan. At pag sigurado ka ng okay na yung pagkakalapat mo ng belt dito sa mga pulley, ilagay mo na ngayon ng maayos itong number 14 na box wrench mo. Dugtungan mo yan, pwede mong dugtungan yan para hindi ka mahirapang mag-adjust kasi medyo matigas itong tensioner adjuster. Itulak mo na yung tensioner adjuster mo, tapos pwede mo nang isampa itong drive belt dito sa tensioner pulley mo. O diba, napakadali lang naman kung ikaw ang gagawa ng pagpalit mo ng drive belt mo dito sa sasakyan mo. At syempre naman, huwag ka pa rin magtiwala. After mo maisampa itong drive belt mo dito sa tensioner pulley, check upin mo pa rin maigi para sigurado ka. Kasi pag in-start mo yan, dire-diretso na yan. Di mo na mapipigil kung mali ka. Gaya nga ng sinabi ko, pag na-damage mo yung belt, mahihirapan ka ng isauli yan. Kaya pinaka-the best, check upin mong maigi para sa bandang huli, hindi ka man problema kung paano mo isasoli itong drive belt. At kung sa palagay mo, okay na, balik ka ulit sa ibabaw. O, iayos mo ngayon yung harness mo, ibalik mo sa dati niyang pagkakaklip. Siyempre naman, dapat siguraduhin mo naman na maayos yung pagkakaklip mo dyan. Baka mamaya tumamaya sa alternator, magkaroon ka pa ng problema. At pag okay na, pwede mo nang ilagay itong coolant reservoir mo. Yan naman mga boss, itutusok mo lang yan. Pag naitusok mo siya, ilalagay mo na ngayon yung number 10 na bolt na nakalagay dyan. Yan, ayan, pinakita ko sa iyo. Tapos gagamit ka dyan ngayon ng socket wrench na number 10. At dahil nga sa malalim yan, gagamit ka ngayon dyan ng extension. At sa paghigpit niyan mga boss, wag naman sobra sa higpit. Alalahanin mo, plastic lang yan. Kaya wag mo masyadong panggigilan. Dapat dyan yung tamang higpit lang. At kung sa palagay mo, okay na yung pagkakahigpit niya, pwede na nating start itong makina. Bagaspang na rin pala yung lunga. Bagaspang na rin. Kasi pinakinggan ko maigi kanina eh. Ako muna mag-check. Ako muna. Trip mo daan-daan. Before kasi mga boss, medyo magaspang ang under nito. Yung balabang may gumagawin siya sa drive belt. Pero ngayon, okay na siya. Kaya nasabi ko sa customer na ako muna yung mag-check. Siyempre naman, siya yung may-ari ng sasakyan. Kaya ramdam niya rin yun. Kaya gusto ko ako muna yung makikiramdam bago siya. At dahil niya sa okay naman na sa akin, siya naman ang mag-check ngayon. Ibababa ko na itong hood. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea kung paano magpalit ng drive belt nito. At kung maaari sana, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. At dahil sumenyas na yung customer na okay na, salamat!